the firearm, sumaan nakuhaan og lain-laing klase sa armas. Sa pambalikang negosyo, gipasigar mo pagsaka sa ekonomiya sa nasod, giralingan sa mga militanteng grupo. Sa paugnat sa kusog, 6th victory, nasakmit sa hit. RNN News, Derecho, Panlitan Ibigan. Kaya raw og kabisayan, mga kasama mayong buntag, mayong giligan, adlaw, karon nga Huwebes, Pebrero 14, Valentine's Day. Sa galan sa tibok po sa DXIC, ayon giligan. Jesse Christ Kinabato. O kinausap si Rebel Emporo, matusutuhan ay sa mga balita, ang IMS Direct sa Balitang Iligan. Dito sa pagdating mo sa Bunok, sa Trade One Coming naman. Inuman sa Emperador Light. Sa Emperador Light, gawin mong light. RNN News, Diretso, Panlitang Iligan. O karoon na kinibagalitali sa toga mga balita, magpabayon ang gimbuhaton sa Simbahang Katoliko, taliwala sa pagkanaog sa pwesto ni Pope Benedict XVI, isip leader sa simbahan sa tibuok kalibutan. Kinibagalitali ni Monsignor Jomar Veracruz, human ilang nakita ang seryoso ang gihambing na balabian sa Santo Papa. Sumala ba ni Veracruz, ganili makahata o kabalda sa kalihukan sa Simbahang Katolika, ang pag-resign ni Santo Papa tuwid matag lugar sa nasod adunay nangulo nini nga obispo sa paghatag og supervision o direksyon labot sa mga gibuhaton sa simbahan. Ang simbahan magpadayon nga sa iyang panaw sa kalibutan bisan pa og nag-resign ang ako Santo Papa. Ang tingog ni Monsignor Jomar Veracruz na nanabi sa radio mo nationwide. Radyo mo nationwide. Nagtuo si Bishop Stephen Willy Esther sa 3J2 All Nations Christian Church International na ilang mamuhinong epekto sa bili Romano-Katoliko ang pagpakanaog sa Pastor Pope Benedict XVI. Kinitungod wala man sa ilang pagtuo ang Santo Papa nga may leader sa Simbahan Katoliko sa kalibutan. Apan alang kang Vinnie Esther, nagpakita lamang sa iyang pagkamatinunanon ang Santo Papa tungod sa edad ni ining na dili na niya kayang madumala pa sa iyang responsibilidad. Iya na nga gibuhian anay sa mga katawan o sa simbahan. Ang tingay ni Bishop Esther o Stephen Billy Esther ang nangyari sa Radyo Mo Nationwide. RNN News, Diretso, Panlitang Iligan. Nakurat silang mga kaparian sa Dakbayan naman nila nirawat ang informasyon labot sa pagkanaog sa pwesto ni Pope Benedict XVI na maoy kinimaoy gibuti ni Monsignor Jomar Veracruz tungod alang kanila na kung kawado ng isip mayong leader sa Simbahang Katoliko ang Santo Papa. Dugol pa ni Veracruz na gawa silang pagkakurat sa nahimong rehisyon sa Santo Papa, nag-uusap sila tungod sa seryosong rason labot sa pagkanaog sa katunanan o nga mao ang gihambi nini nga balatian. Di sa mga manini, gipasalig ni Veracruz, pero padayon ang simbahan sa paghatag o maayong pulong sa Ginoo kadto sa katawhan sa nasod. Ang pamahayag ni Monsignor Jomar Veracruz na nanabi sa radyo mo, nationwide. Radyo mo, nationwide. Dakong garanda sa nasod sa Pilipinas, kung galing mapili isa ng Archbishop Luis Antonio Cagayan Tagde na may mamimong mulit ng ating Pope Benedict XVI na naman kinimi kanaog sa iyong pwesto. Kinaway pamahayag ni Monsignor Jomar Veracruz naman iyang nakita ang mayang kwalifikasyon ng man determinasyon ni Tagde na mamuli sa Simbahang Katolika sa kalibutan. Alang kang Veracruz, adunay dakong kapas si Tagde sa gibuhaton sa Santo Papa. Hinungdan nga anong kanila walay question kung nalakita siya sa mamahinong pagpilian. Si Tagde na insult sa Santo Papa, isip at kardinal na ito namang bulan sa Nobyembre 2018. Si Cardinal Tagde, wala siya ang chance na mapili na Santo Papa kung kang sa kapitulan. Ang kanang na pinuunan pa ang kapitulan, no? Na siya, is well and well with si Cardinal sa kalibutan, no? Si Cardinal ang pili ka pinagbuta sa Pilipinas, ang tingog ni Monsignor Jomar Veracruz na ninabing sa Radyo Mo Nationwide. RNN News, Diretso, Panlitang Iligan.
ni Dasig ni Monsignor Zumar Veracruz ang katawang iligaanon sa paparayo sa pag-ampo na rin nagsugod na ang bulan sa Kwaresma. Nagapagalawag isugod na sa Simbahan Katoliko ang pagpangbadlis o Ash Wednesday sa pagandar sa abot na Kwaresma sunod bulan sa Marso. Gawas din ni Dasig usap ni Veracruz ang katawang sa pagbinahalay sa matag-usa sama sa higala, igsuon, pamilya, uban, panunot ining kasalugan sa Valentine's Day karong adlaw. Ang dugang pamahayag ni Monsignor Jimmy Veracruz na nanabi sa radyo mo, Nationwide. Radyo mo, Nationwide. Di pa klaro sa mga kapamilya o bulak na doon pagsaka sa presyo ilo bina sa rose na may simbolo sa kasailugan sa Valentine's Day. Sa gimong pagkingsusi sa radyo mo Nationwide, nasay rano nga nanonood sa nasampik na kasailugan, maybe sa supply sa bulak na nga rose o grabe ang demand ng kampura, hinungdan nga mahal gayon ang presyo niini. Sa nasay rano, sa matag usa ka buhok na rose nga doon may decoration tag 50 pesos. Usa ka 12 nga nakabukay 600 pesos, adunay unong nga kabuhok 350 pesos. Tuloy sa taga 200 pesos inuman ang pinakamarato na tag 175 pesos. Kung magiging po si mahal kay Plumpers, natin purpose ang naanay decoration, tag-50 ang isa, and 1,000 roses nakabuki, 600, and ang ay inom, 350, ang ay pilo, 200, naputong baratun, tag 100, naputong 75. Sa mayroon yung silagol sa Valentine's Day ang roses. Ang tingog sa ula magtailang gatamaligya o bulat na ninabi sa Radyo Mo Nationwide. RMA News, Diretso, Balitang Iligan. Magkatubang sa kasong illegal possession of firearms ang Vice Mayor sa Pantaw Ragat, Lanao del Norte na si Lacson Lantud humang kini nakuhaan sunod mismo sa Pilimalay Kagapong Adlawa o lalaing klase sa armas ni Figo. Gibutyag ni PNP Lanao del Norte Provincial Director of Police Union Superintendent Gerardo Rosales. Na doon ay 46 kalinaing klase sa armas ni Figo ang nakuha sa mga otoridad. Gilagkuban sa mga armas mao ang M60 machine gun, unom ka M203 grenade launchers, duha ka M79 grenade launchers, siyam ka M14 rifles, duha ka M16 rifles, 14 ka Garand rifles, unom ka short handguns, assorted ammunitions o army paraphernalia, kanana sa kustudya karon sa CIBG kaysa mo ay mihimo sa investigasyon sa nasang pinagkaso. Samtang karon tungura para ipagipagita sa mga otoridad, si BC Mayor Lantud, gumikan sa pag-serve sa wala na maras nini, wa na kini sa iyahang panimalay. Radyo mo, Nationwide. Nego. Gibari kanahan sa lupon sa 5 minuto sa lain na ang grupo, ilalim sa kalupunan na nung dalayang mahihirap o ganang Powers Party List. Kagahapon sa buntag, anong itabot sa gobyerno ang napagkumida sa dipasigarbo ng paglambo sa ekonomiya sa nasod ubo sa Administrasyong Aquino. Matubalik ang ito ba dyan, National Secretary General sa Kadamay. Imis nga makapahimulos at himong biktima pahinoon sila sa Administrasyong Aquino. Ang simbolong barikada pinasubay sa gulusad ng Philippines Year-End Economic Briefing sa Philippine International Convention Center. NBA, nakabili ng NBA defending champion na Miami Heat, ikan silang winning streaks hubay sa ilang gula batok Portland Trail Blazers. Mitala og 30 puntos, unom ka mga rebounds og siyam ka assist si LeBron James, samtang 32 puntos og 11 ka rebounds ang giambag ni Chris Boucher. Aron pangunahan ang 6 straight victory sa score 117-104 si Dwayne Wade. Adunay 24 puntos alang sa Portland, nanguna si Damian Lillard human kini nakakuha og 33 puntos. RMN News,
panahon. Sa ato ang nalakat sa panahon, gawin ganyan sa may pinuha sa Newsup Sibap. Ang pambatang Newsup, ang shortcut sa ginhawa. Pabili makasirat ang bayan dagang sa panahon, ang kinukulog ang bayan sa nasod karong adlawa. Gibitlog sa pag-asal ng walay balda sa panahon, ang pag sa ulog sa Valentine's Day, anang sa mga mag-uya, bana o asawa ingin man usaba. Ang uban pang mga mag-date karong adlawa. Apan sumala pa sa pag-asa, gumikan sa tail end of the cold front at posibleng makasinati o kalit na pagbundak sa ilan. Ang pipila kabahin sa Mindanao, lakit din yung sinakbayan sa Iligan. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Sama live kita sa Arab Resorto Iligan. Inyo diba ito mga balita ang Arab News Diretso Balitang Iligan. Ring adlaong Webes. It's a 14 ng bulan sa Pebrero tuig 2013. Happy Valentine's Day sa itong mga kisunan karon. Birthday sab sa itong second vice president. Ragwa may orag, wala may kuantang liliigit, no? Happy, happy birthday. Ito ni second vice president sa Maria Cristina Eagles Club, Kuya Tony Khan. Special ni greetings likan sa itong past president, Kuya Tony Manny Salibay. Happy, happy birthday, Kuya Tony Khan. Sayang kasulugan karon tunungod sa Valentine's Day. Happy Valentine's or happy birthday na ito ni Kuya Tony Khan. Ito ang vice, second vice president sa Maria Cristina Eagles Club. Okay, okay. May yung pataag happy, happy birthday again sa mga nag-birthday karong adlaw. Og happy, happy Valentine's Day sa inyong tanan. Happy Valentine's Day to Mommy Joy, abad to Princess Joy Jr. Og sa iyahang Daddy Edwin, di ka na ni Earl Jason. Happy, happy Valentine's Day. Okay, diya saya ipaabot ni lahit mo po ni Juan. Karoto taon eh. Matupagurian si Ramil, great lang ko o happy Valentine's akong loving, caring and understanding wife Adila Aliman. Ika kanako, Jiri Aliman diya sa GRS. Okay. Diya pasab, happy Valentine's Day karatong tanan from City Mayor's Office o ni Miss Mildred Anunuevo. Happy Valentine's. Okay, pabuta, balik na second portion sa ito turbaran uban ni Tulimani Salibay sa straight to the point. Kasama sa servisyo publiko Jensi Grace Kinabato. Okay, na usap sa Milimboron Papa Arden. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, tatak alas 7:34 sa buntag. RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHP Cebu, number one. DYRI Iloilo, number one. DXDC Dava, number one. DXRC Zamboanga, number one. DXCC Cagayan de Oro, number one. DYHB Bacolod, number one. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number one, RMN. Pinakamaraming nakikinig, RMN. Pinakamaraming natutunuhan, RMN. Pinakamaraming advertisers, RMN. Pinakamaraming number one, Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malay Bata, El Zabis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number one is Tatak RMN. Drink responsibly. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior.
sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Neozep, 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. Neozep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? Neozep, paspasgin hawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Suliran mo ba ang dugay mo nang gihambin na sakit? Bikonsulta ka na ba ang doktor? Mitumar sa bisan unsang tambal apan wala na ang kundag kaayuhan. Ani ana ang solusyon higala? Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Muayo og mutabang sa nagkanayang balatian. Sila nagatanyag og libreng check-up og libreng konsultasyon alang sa nagkanayang balatian. Adura sab sila machine executive general check-up. Uban ang 75% discount diri. Abli sila adlaw Lunes hangtod Biyernes sa may alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ana sila nahimutang sa door 201 second floor Gregoria Building, Quezon Avenue, Villaverde, Iliga City at bang sa Imperial Appliance Plaza. Ini sa mabati patag Sabado, alas 7 sa gabi idiri sa DXICR Miniligan uban ni Dr. Ramil Uy, Alternative Medicine Doctor o Golden Murete, Alternative Medicine Consultant. Pwede mangutana o mangonsulta, tawag lamang o text sa 0907-627-6969 o sa 0926-296-8640. Nag-bonus si Tay, nag-bonus si Tay, 3-1-3-1, 5 piso lang. Kailinigyan ka mo ng labatan ni Tay, 5 piso ang bonus lang naman. Diyos ko Tay, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fatcon, mamula ang bonus, marami pang nalalabas. Mag-bonus ka Tay, mag-bonus ka Tay, 3-1-3-1, murang bonus. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang! Boss, late ko, uot! Ang dan? Ilong na ko, bugat pa! Sa traffic? Sa ulo na ko, mura ko gihilantan! Di ka na simple, grabing sipon ka na! Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Nag-decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen! Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine, maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Mar, duty ka ulit mamaya ng gabi, di ba? Kaya nga may vitamins itong iniinom ko, Dre. Para laging ready ba? Ah, eh, Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Huh, makapag-Cobra din na. Dito ka na sa energy drink ng nakararami. Cobra Energy Drink, Papa Original, Citrus o Berry Blast. Kasangga mo ang number one. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangko na ko nga lisod ang trabaho, pero tungkol sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among panginabuhi, sa akong pamilya, o napaeskwela ko ang akong mga anak. Tumod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad o abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Mayrakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya, ang dikalidad para sa maabilidad. Duna na sa Mayrakaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Mayrakaf. If symptom persists, consult your doctor. Cynthia Villarni, nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Bay Jimmy, jackpot kayo ka. Daghan ka na dakpan na isda. Jump, jump, jump. Pagdahuman sa atong trabaho. Magjamming na food kita. Tapok, tapok. Istorya, istorya. Pasiyaw, siyaw. Inom na to. Samtang gainom o gold eagle beer. Mag-relax, relax lang ta. Relax na gyud ko. Pwede na sa magpalamod. Jackpot na food niya. Kami o lahi ang pagka-relax. Gikan sa gold eagle beer.
makondisyon ka o may kompensa ka. Jamming na ba? Hey, kuwita mag-jamming. Kuwita mag-goldie gold beer. Kinahan lang responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na po kita. Samtang gainom o Gold Eagle Beer. Bye! Kuyugtang mag-jamming, kuyugtang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Luli ang mga gulawas, gulat! Wala siya may bawang ang timan! Timay lang na nga dagang toksin sa imulawas, boy! No ba? Tunay dagang timay lang, boy! Kanang tirigilar na paggawas sa hukaw! Dugay hilisan, insunya, sakit sa o, sakit sa kalawasan o gulutahan, di hamis ang kutis, more memory, excess weight, baho ang ginawa, o dagang pa! Pag ginitox na noy, ang pinakakusog na herbal capsule! Ginitox plus herbal capsule! Ikaw, gulat! Pag G-Detoxan, may lami mahorin mong ginhawa na! G-Detox Plus Herbal Capsule, ang binakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Life Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na tayo maondoy, masendong at mapablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo, nandyan ang Barangay Kabuhayan at Micro, Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto, number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Paid for Loren Legarda by Friends of Loren, Quezon City. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world, RNN, live audio and video streaming, now on www.rnnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RNN Iliga, go to www.rnnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, welcome na natin sa second portion. Dini sa Bicol Manon sa Straight to the Point. O tinigyan po sa Malimburong Uban. Ito ni Marisuloy. Makikipan ang buta alas 8. Kaya Mari, kumusta ang bandutan? Pag-usap, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Kuya Manager, Kuya Ramil. Huwag malipayang adlaw sa gugma sa tanang mga lumulupyo sa kabarangayan ng Dakbayan sa Iligan. Labi na sa Barangay Dulag, pinanguluhan ni Kapitan Tony Nato, ingon man sa Barangay Kiwalan, pinanguluhan ni Kapitan Antonio Alon, uban sa ilang mga kagawad o mga iskay chairpersons, o labi na gayon sa mga lumulupyo ng Dakbayan na mahiligon sa gugma o namikamot gayon na napakita sa gugma. Uban sa itong mga kasilanganan, mga kasikbit ng mga lalawigan, lungsod ng Dakbayan, o sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan o Mindanao, o sa tanang dapit sa kalibutan. Mga mabuot natin mga listeners, kumusta kayo? Happy Valentine's, gikan ka namo din sa RNN. Kininong higalang manalaban, Attorney Manny Salibay, muliog ni kasamang manager Kuya Ramil Katangtangan ang may gugmaon. Mr. Imburong, nakikuban ka ninyo, ninong tulumanon. Straight to the point! Uban sa itong isgutanan, unsay mamahimong epekto sa natad sa isgutan ng Kristyanismo nining pagluwat ni Santo Papa Benedicto XVI gikan sa iyang Kristo isip may dako